Oras na naman ng pagkatuto ng bagong kaalaman at bagong kasanayan. Ako, si Binibining Rochelle Emras, ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Ngayong araw, samahan niyo ako sa pagtuklas ng bagong aralin. Dito lang sa kung saan, ang edukasyon ay hindi lamang pantahanan, kundi pangkabuhayan din. At ito ang EPP. Ang paksang pag-aaral natin sa araw na ito ay tungkol sa mga katangian ng entrepreneur. At kayo ay inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay natutukoy ang mga katangian ng isang entrepreneur, na ipakikita ang mga katangian ng entrepreneur sa pamamagitan ng isang dula-dulaan, at ang panghuli na pahalagahan ang mga katangian ng entrepreneur. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, magkaroon muna tayo ng baliktaran. Magbalik-tanaw tayo sa kahulugan at kahalagahan ng entrepreneurship. Isusulat ninyo ang tama kung wasto ang ipinahayag ng pangungusap at mali naman kung hindi. Sulat ang tama kung wasto ang ipinahayag ng pangungusap at mali kung hindi wasto. Bilang isa, ang entrepreneurship ay tumutukoy sa paggawa at pagpapalago ng negosyo o ng mga negosyo upang kumita rito. Bilang dalawa, ang salitang entrepreneur ay hango sa salitang Spanish na entreprende na nangangahulugang isagawa. Bilang tatlo, ang mga entrepreneur ay nakapagbibigay ng mga bagong hanap buhay. Ikaapat, ang pagiging entrepreneur ay para lamang sa mga taong nakapagtapos ng pag-aaral. Bilang lima, lakas ng loob ang isa sa mga katangiang dapat taglayin ng isang entrepreneur. Narito ang mga tamang sagot. Nakuha niyo ba, mga bata, ang lahat ng tamang sagot sa ating balik-aral? Magaling! Ngayon naman ay ating subukan ang inyong kaalaman sa pagsagot sa ating panimulang pagtataya. At narito ang panutong. Basahing mabuti ang bawat pahayag. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Bilang isa, si Ginoong Jason ay may-ari ng vulcanizing shop na matatagpuan sa Mabalanoy. Siya ay nag-iisip ng kakaibang estratehiya sa pagpapadami ng customer na magpapagawa sa kanyang shop. Si Ginoong Jason ay nagpapakita ng A. tiwala sa sarili, B. kahusayan sa pakikipagkapwa, C. nagtataglay ng marketing skills, or D. pagtanggap ng opinyon ng iba. Bilang dalawa, bago magbukas ng karinderiya sa palengke si Aling Nene, ay sinisigurado niya muna na walang dumi ang kanyang tapat ng tindahan. Si Aling Nene ay A. may tiwala sa sarili, B. mayroong determinasyon, C. may kaalaman sa negosyo, at D. malinis at nangangasiwa ng maayos sa negosyo. Bilang tatlo, si Mang Jomar ay maagang gumigising upang ayusin ang kanyang mga panindang gulay sa palengke. Anong katangian meron siya? A. maagap, B. matapat, C. may tiwala sa sarili, or D. may kaalaman sa negosyo. Bilang apat, si Aling Edna ay patuloy pa rin ang pagtitinda ng kanyang ginawang kakanin sa paraang online selling, kahit konti lang ang bumibili sa kanya. Anong katangian mayroon siya? A. malinis, B. matyaga, C. malikhain, or D. mabait. Bilang lima, gumagawa ng mga produkto sina Ana at Bernadette gamit ang mga pinaglumaang gamit sa kanilang tahanan. Sina Ana at Bernadette ay A. malikhain, B. makajos, C. nakikipagsapalaran, or D. nagtataglay ng marketing skills. Narito ang tamang sagot. Mga bata, tingnan ninyo ang nasa larawan. Kilala nyo ba siya? Magaling! Ano-ano kaya ang mga negosyo na naipatayo niya dito sa ating bayan? Mahusay! Sa inyong palagay,
ng mga negosyo dito sa ating bayan. Ngayon naman mga bata, ay meron ako sa inyong ipapanood na isang video presentation. Ito din ay isang negosyante na nagtagumpay at nagtaglay ng iba't ibang mga katangian upang mas mapaunlad niya ang kanyang mga negosyo. Ihanda ang inyong ballpen at papel upang itala ang mga mahalagang impormasyon na inyong makukuha sa video na ito. Hindi gaya ng ibang mga kwento ng tagumpay sa negosyo na nagsimula sa hirap, si John Gokong Wei Jr. ay pinanganak sa mayamang pamilya. Nagsimula ang kwento ng mga Gokong Wei nang pumunta sa Cebu noong 1860 si Go Bonchiao na galing sa Fujian, China upang takasan ang kaparusahan dahil sa umano'y aksidenteng pagkakabaril niya sa kanyang pinsan. Bagamat walang pera, ay dala naman ng Chino ang ugaling makikita sa mga matagumpay na negosyante gaya ng sipag, disiplina, at pagiging masinop sa pera. Siya ay bininyagan bilang Kristiyano at nakilala sa pangalang Pedro Lee Singson Gutiaco o mas kilalang Don Pedro Gutiaco. Si Don Pedro ay naging isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa Cebu na kilalang nagtatag ng Gutiaco Hermanos, isang kumpanya na nangangalakal ng mga abaka, bigas, at kopra. Nagpakasal si Don Pedro kay Go DC at nagkaroon sila ng tatlong anak na lalaki, sila Go Chiongwe, Manuel Gutianoy, at Kong Oigu. Ang mga anak ni Don Pedro ay pinagpatuloy ang mga nasimulang negosyo ng ama maliban lang kay Go Chiongwe na wala man lang ipinakitang interes sa negosyo ng pamilya. Kung parang pamilyar sa inyo ang tunog ng pangalan ni Go Chiongwe mga sangkay, ay dahil siya ang ama ni Gokong Wei Sr. Hindi gaya ng ama, si John Gokong Wei Sr. ay naging isang mahusay na negosyante na nagtayo ng maraming sinihan sa Cebu, kasama na ang pinakaunang air-conditioned na sinihan sa labas ng Manila. Noong August 11, 1926, ay isinila nga si John Gokong Wei Jr. At dahil nga isa sa pinakamayamang pamilya sa Cebu ang kanyang pamilya, ay namuhay ng marangya ang batang John. Siya ang panganay sa anim na magkakapatid at nakatira sila sa marangyang pamayanan sa Cebu. Hatid sundo din siya ng sasakyan habang nag-aaral siya sa San Carlos University. Madami siyang kaibigan na lagi niyang sinasamang manood ng libre sa kanilang mga sinihan. Ngunit nang siya ay 13 anyos, ay biglang pumanaw ang kanyang ama dahil sa komplikasyon na dala ng typhoid. Dito biglang bumaliktad ang mundo ng batang John. Ang mga bagay na meron sila ay biglang nawala. Ang negosyo ng kanyang ama ay pinapatakbo sa utang. At bilang kabayaran ay kinuha ng bangko ang lahat ng ari-arian nila, ang kanilang malaking bahay, ang mga kotse, at pati na rin ang kanilang mga negosyo na sinihan. At sa kwento nga ni John, ay halos kalahati din ng mga kaibigan niya ay nawala din o parang hindi na siya kilala. Marahil ay ganun talaga mga sangkay. Makikilala mo lang ang mga tunay mong kaibigan sa panahon na nasa ibaba ka. Napilitang bumalik ang kanyang ina at mga kapatid sa China, kung saan mas mababa ang gastos ng pamumuhay. Naiwan si John sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin na si Manuel Gutianoy. Noong 1941, nang magsimula na ang giyera, ay nakulong at namatay ang tiyuhin niyang si Manuel, kaya naiwan na lang si John na mag-isa sa buhay. Mula sa maginhawang pamumuhay, siya ngayon ay nagtitinda na lamang ng mani malapit sa maliit nilang bahay. Bagamat konti lang ang kinikita sa pagtitinda, ay nagagawa niya pa ding magpadala ng pera sa pamilya sa China. Upang mas kumita ng malaki, ay naisipan ni John na magbukas ng pwesto sa isang palengke sa labas ng lungsod dahil mas konti ang mga nagbebenta dito. Nagigising siya ng alas 5 ng umaga araw-araw at dala ang basket ng mga paninda ay binibisikleta niya lang ang palengke na malayo sa kanilang bahay. Dito ay nagbenta siya ng sabon, kandila at mga sinulid. Nang tanungin kung bakit iyon ang mga binibenta niya, ang sagot ni John ay dahil ng panahong iyon ay sobrang hirap ng buhay at ang mga bumibili sa kanya ay galing sa mga mahihirap na bayan. Kaya binibenta niya lang ang mga talagang kailangan ng mga tao ng panahong iyon. Sa edad na 15 ay siya ang naging pinakabatang tindero sa palengke. Hindi man siya kagaya ng mga kasama niyang matatanda sa palengke na puno na ng karanasan sa pagtitinda, ay ginamit ni John ang kanyang kabataan bilang bentahe. Inisip niya na lang na hindi siya madaling mapagod at mas naging agresibo pa siya sa pagtitinda. Araw-araw ay kumikita siya ng 20 pesos. Sapat na ito na panggastos ng kanyang pamilya at may sobra pa na pinupuhunan niya sa kanyang mga paninda. Dito niya naisip na kung kaya niyang makipagkompetensya sa mga taong mas matanda sa kanya at nagagawa niyang suportahan ang kanyang pamilya sa edad na 15, ay kaya niyang gawin ang lahat. Noong 1943 ay pinalabak pa ni John ang kanyang negosyo at naging trader o mangangalakal siya ng mga produktong galing sa Cebu at Manila. Gamit ang isang maliit na bangka na tinatawag na batel, ay kinakarga niya ang mga produkto niyang gulong na dadalhin niya ng Manila. Hindi naging madali ang pagiging trader ng panahong iyon dahil kailangan nilang iwasan ang mga sundalong Hapon. Inaabot ng 5 araw ang biyahe papunta pa lang ng Lucena at kailangan pa nilang ikarga ang mga gulong sa isang truck na aabuti naman ng 6 na oras ang biyahe papunta ng Manila. Inuupuan ni John ang kanyang mga gulong sa takot na baka manakaw ang mga ito.
Sa Manila naman ay mamimili siya ng mga produkto na mula sa kinita niya sa mga gulong na siya namang ibinebenta niya pabalik sa Cebu. Nang matapos ang World War II sa edad na 20 ay may sapat na ipon na si John upang makapunta ng Amerika. At dito nga niya tinayo kasama ng kanyang kapatid na si Henry ang Amasha Trading na umaangkat ng mga imported na sibuyas, harina, second hand na mga damit o mas kilala nating ukay-ukay, mga lumang dyaryo at magasin at mga prutas na galing sa Amerika. Ito din ang panahon na niligawan niya ng 4 na taon ang kanyang mapapangasawang si Elizabeth Yu, anak ng isang hardware owner. Sa sobrang sinop ni John sa pera mga sangkay, ay ginagamit niyang pangporma ang mga ukay-ukay na damit na binibenta nila. Noong 1948 ay pinabalik na uli ni John ang pamilya niya sa Pilipinas. Ngayon ay katulong niya na ang mga ito sa kanilang negosyo. Ang dalawang palapag na gusali na tinitira nila ay ginamit din nila ng bodega para sa kanilang mga produkto. Noong 1957 naman, sa edad na 31, ay nakita ni John ang oportunidad sa paggawa ng cornstarch o gawgaw. Noong panahon na yon, kailangan niyang labanan ang mga malalaking cornstarch manufacturer sa Cebu. Kaya kakailanganin niya ng malaking kapital para dito. Bagamat maganda naman ang kanyang record sa negosyo, ang unang bangkong nilapitan niya ay pinag-antay pa siya ng 2 oras para lang tanggihan ang kanyang loan. Ang ikalawang bangkong nilapitan niya ay ang China Bank, kung saan ay nakakuha siya ng 500,000 pesos na loan. Ayon kay John, ay may nakita daw sa kanya nakakaiba si Dr. Albino Sisip, ang banker na nagbigay sa kanya ng loan. Di man niya nalaman kung ano yon, ay malaki ang pasasalamat niya kay Dr. Sisip hanggang ngayon. Ipinakilala na nga ni John ang kanilang unang produkto, ang Panda Cornstarch. At upang makasabay sa mga kakumpetensya, ay binabaan nila ang presyo at nagkaroon nga ng tinatawag na price war o pababaan ng presyo sa mga cornstarch. Pero sa bandang huli, ang kumpanya ni John na Universal Corn Product ang natira. Nagsara ang mga kalaban niyang cornstarch company. Alam niyo ba mga sangkay na isa sa mga apektado ng pagsasara ng mga kalabang kumpanya ni John ay ang bilyonaryo ding si Lucio Tan na noon ay nagtatrabaho bilang chemist sa isa sa mga nagsarang kumpanya. Ang biro nga nito ay si John daw ang dahilan kaya nawalan siya ng trabaho. At kung hindi nga daw dahil sa kanya, ay baka hindi daw naging isa sa pinakamayaman si Gokong Wei sa Pilipinas. Nakakatuwang isipin na parehong nagsimula sa ibaba ang dalawa sa pinakamayayamang tao ngayon sa bansa natin. Isa din ang kumpanyang San Miguel sa pinakamalaking kliyente ng Universal Corn Product. Noong 1961 ay pinalawak pa ni John ang negosyo at itinayo niya ang Consolidated Foods Corporation na nagpakilala ng kauna-unahang kape na gawa mismo sa bansa, ang Blend 45. Nakakita siya ng oportunidad na sumubay sa malaking kumpanya ng kape ng panahong iyon, gaya ng Cafe Puro at Best Cafe. At hindi nga nabigaw ang negosyante dahil tinakilik ng mga Pinoy ang Blend 45. At ito nga ay nakilala bilang Pinoy Coffee. Ang sekreto ng tagumpay ng Blend 45, ang mas mababa nitong presyo at kakaibang timpla na sakto sa panlasa ng mga Pinoy. At dahil nga sa tagumpay ng Blend 45, ay sinundan pa nila ito ng isa pang brand ng kape na tinawag nilang Great Taste. Pagkatapos ng kape ay pinakilala naman ng kumpanya ang Nips Chocolate Candies na sigurado akong pamilyar sa ating mga batang lumaki sa 90s. Noong 1963 naman ay pinasok na nga ni John ang poultry at hog industry nang itayo niya ang Robina Farms at Robichem Laboratories. Taong 1966 naman nabuo ang Universal Robina Corporation na nagpakilala sa atin ang mga snacks gaya ng potato chips, cheese curls, chippy at iba pang Jack and Jill snacks. Hindi rin huminto si John sa pag-aaral. Nang magkaroon ng pagkakataon, ay pinagsabay niya ang pagninegosyo at pag-aaral. At noon ng 1977, sa edad na 51, ay nakuha niya ang kanyang Master's Degree in Business Administration sa De La Salle University. At makalipas ang isang dekada, ay umatin siya ng 14 na linggong Advancement Management Program sa Harvard University sa Amerika. Noong 1996 naman, ay pinasok niya ang airline industry nang simulan niya ang Cebu Pacific. Nais niyang magkaroon ng lahat ng Pilipino ng pagkakataong makapaglakbay gamit ang eroplano, na ng panahong iyon ay sobrang mahal. Nakuha niya ang ideya ng low-cost carrier models sa Amerika. Pinauso ng airline ang budget fare at ngayon ay ito na ang pinakamalaking airline sa bansa base sa domestic at international flights. Noong 2003 naman ay itinayo niya ang Digital Mobile Philippines Incorporated at ginawa nga ang brand na Sun Cellular para sa mga mobile phones. Bagamat nahuli sa Smart at Globe sa pagpasok sa mobile phone industry, ay ginamit nilang bintahe iyon upang makakuha ng mga bagong teknolohiya at makapagbigay sa mga Pilipino ng mas murang plan o promo. Nakilala ang Sun Cellular sa kanilang 24/7 call and text unlimited na pinakamura na ng panahong iyon. Dahil dito, nagkaroon agad ng 1 milyong subscriber ang network sa loob lang ng 1 taon. Noong 2011 ay binili ng PLDT ang Digital kasama na ang Sun Cellular para sa halagang 74.1 billion pesos. Noong 2003, habang si John ay nasa China, ay napansin niya ang kasikatan ng mga bottled iced tea dito. Naisip niya na malaki ang potensyal ng produkto sa Pilipinas. Bagamat nasari na ang mga Pinoy sa cola, naisip niya na marahil ay handa na ang mga kababayan sa bagong inumin sa merkado. At noong 2004 ay inilabas ng Universal Robina ang C2, isang green tea drink na nasa bote. Tinangkilik ng publiko ang C2. Sa katunayan, unang buwan pa lang ng produkto
ay nakabenta na ang kumpanya ng 100,000 nito. Makalipas ang 3 taon, ang mga Pilipino ay umiinom ng 30. Ating napanood na video presentation, si John Gokong Wei ay maituturing na isa sa matagumpay na entrepreneur na nagtaglay ng mga iba't ibang katangian tulad ng mga sumusunod. Una, mayroong determinasyon. Ang determinasyon ay tumutukoy sa pagsisikap natin na makamit ang isang bagay. Sa tulong nito, nagagawa natin ang isang gawain. Ito rin ang nagtutulok sa atin na patuloy na gawin ang makakaya. Kung ang tao ay may determinasyon, tiyak na makakamit niya ang kanyang pangarap. Ikalawa, si John Gokong Wei ay nagtaglay ng kaalaman sa negosyo. Mahalaga na magkaroon ng kaalaman sa negosyo ang isang negosyante upang hindi ito malugi at magkaroon ng malaking kita, gayon din ang pagpapalago nito. Ang ikatlong katangian ay nagtataglay ng marketing skills. Dapat magkaroon ang isang negosyante ng iba't ibang estratehiya na magagamit sa pagpapalago at pagpaparami ng produkto, gaya ng ginawa ni John Gokong Wei sa kanyang negosyo. Ika-apat na katangian, nangangasiwa ng maayos sa negosyo. Ang isang negosyante ay dapat marunong mangasiwa ng negosyo upang mapalago ito at malaman ang mga produktong angkop sa lokasyon. Sa kwento ni John Gokong Wei ay naipakita niya ang pangangasiwa ng maayos sa kanyang negosyo sapagkat napaunlad niya ang mga ito at nagkaroon siya ng iba't ibang mga produkto na maaaring ibenta sa iba't ibang lugar. At ang ikalimang katangian ay nakikipagsapalaran sa negosyo. Upang malaman mo ang mga bagay na dapat mong gawin upang mapaunlad ang iyong negosyo, dapat na handa ka sa mga posibilidad na mangyayari sa pagkakaroon ng negosyo. Makikita natin sa kwento ni John Gokong Wei na simula pa lang pagkabata ay nakipagsapalaran na siya sa pagtatayo ng negosyo hanggang sa mapalago niya ito. Ika-anim na katangian. Dapat ang isang negosyante ay nagtataglay ng masinop at may malasakit sa negosyo. Sa pagkakaroon ng gantong katangian, hindi malulugi at mawawala ng trabaho ang mga manggagawa. Ang ikapitong katangian na dapat pang taglayin ay ang mahusay na pakikipagkapwa. Kapag ang isang negosyante ay mahusay makipagkapwa, nagkakaroon siya ng maraming mamimili sa kanyang negosyo. At ang sunod na katangian ay may tiwala sa sarili at maabilidad. Nararapat ng isang negosyante ay maging positibo sa kahihinatnan ng negosyo at magtiwala sa sarili at kakayahan na makakamit at magagawa niya ang mga bagay sa pagninegosyo. Nararapat lamang na siya din ay matapang at may malakas na loob. At ang sunod na katangian ay marunong tumanggap ng opinyon ng iba. Sapagkat ito ay makatutulong sa iyong negosyo, pero dapat muna itong pag-aralang mabuti kung makatutulong sa negosyo bago isagawa. At ang sunod na katangian ay matyaga. Kailangan ng isang negosyante ang pagiging matyaga sapagkat kailangan niyang maghintay kung kailan lalago ang kanyang negosyo na itatayo. At ang panghuli ay ang makadiyos. Nararapat din na taglayin ng isang negosyante ang pagiging makadiyos sapagkat kailangan niya ng lakas ng loob at lakas ng katawan upang mas mapaunlad pa niya ang kanyang negosyo at mapalago pa ito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Unang tanong, ano-ano ang mga katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur? Tama! Bilang dalawa, bakit kailangang taglayin nila ang mga katangiang ito? Mahusay! Tama ang iyong sagot! Bilang tatlo, paano nila maisasabuhay ang ganitong mga katangian? Tama!
Ika-apat na tanong, sa iyong palagay, ano kaya ang magiging susi ng isang matagumpay na entrepreneur? Magaling! Kalimang tanong, kung ikaw ay magiging isang entrepreneur balang araw, tataglayin mo din ba ang mga katangiang tinalakay? Bakit? Magaling! Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Anong katangian ng isang mahusay na entrepreneur ang ipinakikita sa bawat pangungusap? Hanapin sa loob ng kahon at isulat ang sagot, sapat lang bago ang bilang. A. May tiwala sa sarili. B. Masipag. C. Maabilidad. D. Malikhain. E. Masinop. F. Matyaga. Bilang isa, pinananatiling malinis, maayos at kaiga-igaya ang lugar upang maiwasan ang anumang aksidente. Ikalawa, anumang paghihirap o pagsubok ang kanyang maranasan ay hinaharap ng walang takot at buong tatag. Tatlo, hindi tumitigil sa pag-iisip na ikabubuti o ikagaganda ng anumang gawaing kanyang nasimulan. Ikaapat, anumang hirap ng isang gawain o problemang dumating ay kanyang hinaharap at hinahanapan ng kalutasan. Bilang lima, sinisimulan at tinatapos niya ang mga gawain sa tamang oras o mas maaga pa. Nakuha niyo ba mga bata ang tamang sagot sa gawain dalawa? Mahusay! Ngayon naman ay muli nating subukan ang inyong galing sa pagsagot sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Tukuyin kung anong katangian ng isang entrepreneur ang ipinakikita sa bawat bilang. Sagutan ang mathematical equation at hanapin o isulat ang tamang titik sa patla. Gamitin ang table sa ibaba. Bilang isa, si Ginang Mendoza ay may kakayahang lumikha ng isang bagay na kanais-nais. Gamit ang mathematical equation, tukuyin kung anong katangian ang pinapakita ni Ginang Mendoza. Bilang dalawa, ang pamilya ni Ginoong Aklan ay may mataas na hangarin o mithiing makilala sa kanilang negosyo. Ano kayang katangian mayroon siya? Gamitin ang mathematical equation sa ibaba. Bilang tatlo, hindi ipinagpapawukas ni Marinel ang kanyang pamimili ng materyales sa kanyang negosyo. Gamitin muli ang mathematical equation upang matukoy ang katangian na mayroon siya. Bilang apat, hindi pinababayaang marumi o magulo ang pwesto sa palengke ni Aling Joy. Ano kayang katangian mayroon siya? Bilang lima, si Jerome ay hindi nandaraya sa kanyang mga kausap o transaksyong ginagawa. Gamitin ang mathematical equation upang matukoy ang katangian na mayroon siya. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Basahin at unawain ang tula sa baba na pinamagatang ang tindera. Pagkatapos ay salubukitan ang mga katangian niya bilang isang tindera. Ang tindera. Ako'y may kaibigang isang tindera. Magandang manamit, ngiti ay di sa pilit. Mahusay magkwenta, matapat na tindera. May sapat na kaalaman sa kanyang itinitinda. Kinagigiliwan siya ng mga suping niya. Dahil sa magandang ugaling taglay niya. Marunong tumanggap ng opinyon ng iba. Kaya mamimili sa ludo sa kanya. Siya ay kalmado sa lahat ng oras. At determinadong maglingkod ng walang ubas. May tiwala sa sarili at maabilidad. Sa pagtulong sa kapwa, wala siyang katulad. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang lima, narito ang panuto.
sa tulong ng mga kasapi sa bahay, bumuo ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng mga katangian ng isang entrepreneur. Gamitin ang pamantayan sa ibaba. Para sa inyong sunod na gawain, narito ang panuto. Pumili ng isang gawain sa ibaba na naaayon sa iyong sariling kakayahan at kagustuhan. Gamitin ang rubrics bilang pamantayan sa pagsasagawa ng napiling gawain upang mas mapaunlad ang pagkatuto sa aralin. Una, pagsulat ng tula. Bumuo ng isang tula tungkol sa katangian ng isang entrepreneur na may dalawang saknong na magkakatugma at nasa labindalawahing sukat. Narito ang rubrics. Kung ikaw naman ay mahilig sa pag-awit, narito ang gawain para sa iyo. Paglikha ng isang awit. Gumawa ng isang awit na tungkol sa katangian ng isang entrepreneur para mas mapaunlad ang kanyang negosyo. Maaaring saliwan ito ng anumang instrumentong pangmusika upang mas mapaunlad ang nilikhang awitin. I-video ang gawain ito habang inaawit. Magpatulong sa magulang o kapatid sa pagsasagawa nito. Maaaring bumuo ng pangkat na may dalawa o tatlong miyembro at gamitin ang online platform upang makagawa ng maikling video. Maging maingat sa paggamit ng online platform at gamitin gabay ang rubric sa ibaba. Para sa inyong panghuling gawain o panghuling pagtataya, basahing mabuti ang bawat pahayag, piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Magsaliksik sa inyong pamayanan ng isang entrepreneur. Pagkatapos ay itala ang mga hinihinging datos gamit ang format na ito. Isa na namang makabuluhang aralin ang natapos natin sa araw na ito. Nawa ay may napulot kayong aral sa ating aralin. Ako, si Binibining Rochelle M. Ras na nag-iiwan ng katagang, kung gusto mong umasenso sa negosyo, sipag, tiyaga at katapatan ang puhunanin mo.